Sumunod na sipi guys, ako nga pala si M, si Hero, so welcome back to the new video. At just nagbabalikan na naman tayo sa panibagong video nga po ng Anime Defenders nga po na kung saan. Ngayon nga po ay nandito nga po tayo sa Anime Defenders at kung makikita nyo nga po ay yes, meron na nga po tayo the pro gamer nga po na kung saan na evolve na nga po siya. Kasi kung hindi nyo nga po naitatanong, meron nga po the gamer na tinatawag na kung saan ay hindi pa nga po evolve and kapag nga na-evolve nga po siya ay the pro gamer nga po ang tawag niya. So meron tayo dito S, A, and negative A nga po na trait nga po dito sa ating the pro gamer nga po. At kung kita nyo nga po dito, meron nga po itong Requiem at level 67 na nga po ito. So Kuya MC, saan mo na naman ako? Kaya paligurado, hiningi mo na naman yun or something, ano? Hindi po. Galing po ito guys sa pinsang ko na mag-quit na nga po guys sa Anime Defenders nga po dahil malapit na nga daw po magpasokan at hindi niya na nga daw po ito magagamit. So kaya binigay nga po niya sa akin itong the pro gamer na ito. And ayun, so ngayon i-showcase nga po natin to dahil ngayong araw nga po na ito ay kumpleto na nga po guys natin ang mga secret nga po sa banners nga po. So yan, si kulang ka pa ng isang secret na si Rimiru. So alam ko, kulang pa ako. And sa next episode nga po, i-evolve na nga po guys natin si Gojo. And yep, so para ito pa nga po guys, yung kauna-unahan natin nga po na secret na may Requiem nga po, trait nga po. So ngayon ay i-showcase nga po natin to at hindi lang po iyon. Dahil i-showcase nga rin po natin ito si Elf Wizard. Kasi marami nga po nagsasabi sa inyo na, Kuya MC, try nyo niya si ano si Elf Wizard just kasi maganda nga po yan, pang parang AOE yan. So ngayon, itatry nga po natin tong ano na to, yung Elf Wizard just ito kasi hindi ko pa nga po ito talaga natatry. Although meron ako ditong shiny pero level 16 pa lang siya at hindi ko nga po alam kung ano nga pong skills na meron ito kasi pinapakain ko nga lang po siya ng mga pagkain nga po dito, no. So kaya naman ngayon na isi-showcase nga po natin ano nga po guys, si The Gamer nga po at itong si The Wizard sa Infinite nga po. So tignan nga po natin at kasama nga po si Bloomer at yun nga po ang ating tagapag ano nga po, ang farm natin dito. So tignan natin dito. Unay muna natin syempre itong si Elf Wizard kasi gusto ko talaga makita kung ano ang potential nito eh. Kung bakit marami nagsasabi sa inyo na Kuya MC, kung pag starter pack or yung mga mythic mo, maganda si Elf Wizard kasi parang AOE nga po siya or parang nagpapatanggal nga po siya ng ano ng mga shield ng kalaban. So tignan nga po natin dito dahil level 16 na siya kay Panigurado, may laban na to ng kakaunti sana. So eto, tatapayan natin siya, spawn try nga natin. So ano mga attack meron nito? Wow. Asa kanya pala yun, oo nga no, ibig sabihin pamaramihan yung skills niya eh no, like hindi na rin masama pala no, asang bagal nga lang 8 seconds bakit ganyan 8 seconds yung skill niya, sobrang bagal nga hindi na rin masama diba for ano kung napaano mo to like pagka napataas level nito or kaya napag-evolve mo na to, di ba? Like panigurado malakas tong ano na to, itong Elf Wizard sa to, especially mythic to. Panigurado yung mythic din ang bubuhat kapag wala kang secret eh, katulad nga po ni Carp. Tingnan nga po natin kung ano nga po yung mga secret dito. So ipaparami muna tayo ng pera dito. Yan, i-upgrade muna natin yung mga bloomer na yan. Saka sino ba anime to, guys? Like ano bang anime itong ano na to? Itong anime character na to na si Elf Wizard. Hindi ko alam kung anong anime to eh. So basta ilalagay muna natin itong mga kailangan natin dito which is yung mga bloomer. Sila muna yan natin i-upgrade. Naku po, yan na nga. Makawala na sila. Nalagay natin ito mamaya-maya dito guys si ano, si Shin Jung-woo or si The Pro Gamer. Siguro dito na natin siya ilagay no sa malayo para kung sakali man tapos na tayo dito. Ito naman yung upgrade natin. Sige, upgrade po natin to. Tingnan natin kung ano yung skills meron to. Yan yung demon. Hindi ko nabasa yung skills niya. Tingnan nga natin. Wow. Ang lakas din pala eh. So tingnan natin si Shin Jung-woo. Wow. O yun. Medyo nagkakamali. Diba nag-i-spawn? Ayun, nag-i-spawn nga yung mga napapatay niya dito. Let's go. Diba ang OP guys ano, ni The Pro Gamer. Sige. Ayun, so ang ganda rin pala ng skill guys dito ni ano, ni Elf Wizardess. Kasi ewan ko kung AOE ba siya, pero kasi ang lakas yun, saka bagal nga lang kasi ng ano, ng cooldown. Ayun, ang ganda eh. Pati yung mga papunta pa lang doon, namatay na eh. Tingi upgrade nga natin to. Dispelling magic ang sunod. Ano tong dispelling magic na ito? Tingnan nga natin. Ito ay... NANI? Wow! Bro! You guys are correct. Na sobrang lakas na itong ano na to. Kaso nga lang bagal lang ano niya. Ang lakas o, tingnan niya ah. Oh, mabuelo siya. Just imagine kung naka-evolve to, man. Sige nga, upgrade pa natin. Destructive lightning. Tingnan natin kung ano destructive lightning na ito. NANI? Wow! Malakas din pala to. Huwag niyong pala ina-underestimate tong mythic na to. OP rin pala to. Kaya palang dami sinasabi sa inyo na Kuya MC, maganda rin yung Elf Wizard. Especially shiny pa to. Ngayon ko lang nakita talaga itong mga skills na to. Ang laki rin ang sakop niya, to be honest to. Sige nga, ito eh. Hellfire summoning. Ito na ata yung pinaka-max eh. Ano to?
Tingnan natin. Wow! Ah! Sa kanya pala yung skill na yun. Kapag may sumasama sa akin, mga naka-well and mga naka-elf wizards pala sila. Yung para sumasabog pataas. Akala ko si ano yun, yung Curse Prince Kinemberlu or si Itadori or si Sukuna. Ang lupit! O diba? Yan yung pinakauli, no? Hellfire Summoning. Ang lakas, oh! Diyan, napaka-angas, dude. Okay, di ba, ale? Sige, na-showcase naman na natin to sa Elf Wizardess. Kayo, nabang nag-grind tayo dito. Mag-iipon tayo ng napakaraming pera hanggang sa makapag-try, ano nga po natin, no? Ma-evolve nga po natin. Or let's say, ma-upgrade nga po natin to si The Gamer. At tignan nga po natin kung ano yung pinaka-secret nga po nito or pinaka-huling atake nga po ni The Gamer. Okay, I think 48k is kinda enough. Sige nga, ibibenta nga po muna natin tong si Elf Wizardess since ano naman na siya. Na-showcase naman na natin siya. Benta rin natin to si The Bro Gamer at ililipat nga po natin siya. So, ang basic attack nga po guys yung The Pro Gamer is tumatalon nga po siya at yung ano nga po neto, ang damage nga po niya. Since requirement siya ay 3-8 nga po at kapag gaya na-breed nga po natin ito, mayiging 6,000 at meron nga po siyang next nga po na ano dito na skill na which is yung Gamer Slam. At kung yung nagkakamali, kapag nakakapatay siya, nai-spawn guys yung mga kung ano yung napapatay niya. No? Same ba ng buhay kung ano yung mga napapatay niya? Parang kalahati or parang 2%. Comment lang below kung tama ba. 3K yung napatay niya, ilan yung buhay ng mga to? 180, 360, ang baba nga. Hindi nga. Ilang percent to guys? Anyway, sige. Ano nga po guys, ito nga po yung unang skill nga po guys si The Pro Gamer. So, ang next nga po na yung skill niya ay The Gamer Slam. Tingnan nga natin kung ang tsura na ito. Wow! Okay. So, pang AOE siya. Kasi tumatalon siya tapos panagurado ang daming damay dito. Ayun o. O, diba? Malapit. Malakas itong ano guys. Tsaka ito pa, meron pa siyang 13k. Naka-requirement to guys ha. Ayan, so 13k yung ano niya yung skills niya kapag naka-gamer slam siya, no? At yep, napakalupit. Ayun, ang dami na guys yun na spawn. Grabe sa kanya lahat. Ayun, no, tingnan nga natin yung mga buhay na ito. Ito meron ba mga 1,000 pataas? Ito meron na 1,000 pataas kaya papaano. Anyway, sige. Okay, spawn na nga po natin to. I mean, tingnan nga po natin to. Multilation, o, diba? Ano to, ilan damage na ito? 19,000! Wow! Ang lupit! Ang lupit nun guys! Ayun, no? Grabe! AOE na AOE! Pansira ng shield! Ang next na atake dito is Gamer's Authority. Napakaganda na itong skill na ito. Lalo na kung, let's say, ang pagka may shield yung mga kalaban, kasi nga mayroong mga instances na yung mga kalaban, may mga shield sila, no? Na kung saan apat na beses bago mo sila mapatay or mabawasan. Sige nga, Gamer's Authority. Ano itong Gamer's Authority? Tingnan natin. Meron siya 27,000 damage. Uy! Ano? Nagbabato ng bloke eh? Ano to? Inaangat niya yung lupa tas binabato niya? Wow! Ang angas! Ang lupit nga na itong The Pro Gamer. Like, kumbaga parang siyang ano eh, parang siyang sinisira niya yung matrix ng game. Grabe, tatasan ang buhay ng mga kalaban dito. Ayun ang nakuha niyo, 4,000. Bro, what the freak? Napaka-open na itong ano. Paano pa kaya no, kapag ka naglagay ka ng maraming ganito? Kaya kung mythic tong ano natin, yung sanjing mo natin dito. Sige, upgrade natin to. Ang next niya ay Soul Spear. Tingnan natin kung ano meron dito sa Soul Spear na to. Hindi pa ito yung huling atake niya, di ba? Wow! Ayun, wait nga. Hindi ko na kasi nakikita yung damage, si bad ganun. Naka-low quality siguro ako. Ayun nga, naka-low quality nga ako. Yan, tingnan nga natin ilan yung damage. Mataas, mataas. So, comment down below guys. Kasi ang Requiem ang sumunod sa Almighty, di ba? I mean, Almighty ang pinakamataas. Then ang sunod ay Requiem. So, comment down below kung ano ba yung Requiem. Like, okay ba siya? Maganda ba siya? Ano ba siya guys? Like, kasi kung nakita ko doon, parang 20% or malakas siya. Parang kalahati guys ng Almighty, no? Kalahati nun is yun na yung Requiem, no? Parang ganun ata yung minibigay ng Requiem. Eh, kung di ko nagkakamali, ano? Anyway, sige. I-upgrade na nga po natin to. Soul Strike. Ang pinakahuling atake niya ata, no? Kasi upgrade din na to eh. Tingnan natin. Ayun nga, Soul Strike nga. Max na. Tingnan natin. Wow! Bro. Kinukuha niya ang kaluluwa ng mga NPC dito. At saka dalawa. Uy, dalawa pwede ang ilagay sa Requiem. Hindi ko alam yun ah. Sige nga, i-upgrade nga natin to. Wow! Ang lupit. O diba? Nangihigop sila. Arise! Ayun, nagchat-chat sila. Arise! Bro, what if kaya? Sige, hahayaan ko muna to. No? Titignan ko kung gaano'ng katagal or anong wave doon ang silang dalawa lang. So sige, be right back bula guys. Balik tayo mamaya kung ano na yung magagawa na ito, mga to. Meanwhile. And yep, dito na nga po guys. Natapos nga po ang paghihirap nga po guys. Dinasadjung mo nga po at better gap. Nakaabot nga po sila guys sa wave 62 nga po. At dito pa nga lang sila. Hirap na nga po sila din sa mga bandits na ito. At dito pa nga po kay Crown Pirate. Kaya-kaya natin to guys eh. Kung kasama natin yung mga ibang ano natin dito. Yung mga ibang unit natin na secret. Eh kaso kasi wala eh. Dalawa lang sila ni Sanjingo nang bubuhat. Grabe lang kaya damage nito. Tingnan nga natin. Almost 100k yun o diba?
kayang-kaya to guys, yo, kayang-kaya to patayin nila ano, nila Igris. Kaso wala eh, di na kasi abot eh, wala na, di na abot yung range nila dito. Wala na, GG. Sige natin kung papatay siya ng mga ano, mga napatay ni ano. Kasi si ano to, 1 million ng buhay eh, grabe, ang taas niyan, men. 1 million, 500k, 400k. Ganun natin. Kinain. Sige, makakapatay pa ba kaya sila? Hindi na, no? Wala nang lumalabas eh. Grabe! Almost wave 62 ang inabot ng dalawang requiem nga po ng Song Jingwu. Para pa kaya kung nakalabas yung mga ibang secret unit natin dito, diba? Sobrang OP, men. Grabe. Ayun, may napalabas pa siya dito. Papatay pa kaya niya? Ngayon nga natin kung ano to, kung ilang damage na ito. Wala guys, 300. 298, 286. Bro! Kayang-kaya niya na Song Jingwu yan! Grabe guys. Anyway, so dito nga po mismo tatapos itong video na to, no? And sana nang enjoy kayo. And now, yun nga po yung video nga po natin dito nga po mismo sa Anime Defenders nga po. At yes, spoiler nga po kayo sa next episode nga po ay i-evolve na nga po guys natin si Gojo. And yes, sakit naman na suot ko na nga po na evolve nga po yung Gojo natin. Yun nga po guys, no? Comment down below kung anong masasabi nyo nga po dito sa The Pro Gamer natin na napakalapkas nga po na naka-requiem. Pero siya po guys, goodbye. Stay awesome.